Three signs na may ibang nilalandi ang partner mo pero hindi mo alam. Makinig ka para malaman mo. Number 1, madalas na siyang nagagalit sa iyo. Naiirita sa iyo, tinatanong mo lang naman. Galit agad. Yung tipong OA na masyado. Wala ka namang ginagawa pero galit na galit sa iyo. Unti-unti na nauubos ang pagkagusto niya sa iyo kasi may ibang nilalandi. Number 2, hindi man lang nag-a-update sa iyo. Ito ang pinakahalatang sign kapag hindi niya ito ginagawa, malamang sa nilalandi niya siya nag-a-update. Totoong nangyayari ito sa realidad ng buhay sa isang relasyon. Dati nag-a-update. Ngayon, halos hindi mo na maramdaman. Napakasimple niyan. I-chat mo lang o sasabihin mo lang tapos di niya ginagawa. Kaya may chance na may iba na siyang nilalandi. Number 3, hindi ka na niya masyadong kinakausap o chinachat. Yung tipong wala na siyang interes na makita o makausap ka. Ayaw niyang makipag-video call o magkita kayo. Kabahan ka na kapag ganito na sa'yo ang partner mo. Kasi malamang ang next move nito ay iiwan ka na sa ere o hahayaan na lang na hindi man lang nagpapaalam. Tandaan mo yan. God bless. 11 lessons na pwede mong matutuhan sa movie na Unhappy For You. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kahit sobrang mahal mo pa ang isang tao, darating ka sa puntong mapapagod ka. Kung ikaw na lang palagi ang bumubuhat sa relasyon ninyo. Number 2, masakit at mahirap pero minsan ang pagbitaw at pagsuko ay kailangan para mas pahalagahan mo pa ang iyong sarili. Number 3, hindi lang tungkol sa nararamdaman ang pagkakatatag ng isang relasyon. Palaging may pang-unawa, pagmamahal at suporta ng bawat isa. Number 4, hindi nakakasawang mahalin ang taong lubos mong minamahal. Ang nakakasawa ay ang mahalin ng mahalin ang taong ayaw magbago at hindi nakikinig sa'yo. Number 5, hindi mo maaayos ang partner mo kung ikaw mismo ay hindi okay at unti-unti na rin nasisira. Hindi pwedeng inaayos mo siya habang nauubos ka. Number 6, may isang taong darating sa buhay mo na makakasama mo sa pag-unlad at pagbuo ng pagkatao ninyo pareho. Pero hindi kanya kayang samahan sa pagbagsak mo at hanggang dulo. Number 7, mapapatunayan mong handa kang magpatawad at magpabalik ng tao sa buhay mo kasi dalisay ang iyong pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit sino man. Number 8, huwag kang manghihinayang palayain ng isang tao kasi minsan iyon ang paraan para mag-grow ka bilang isang individual na tao. Number 9, lumaban ka man ng lumaban. Hindi mo iyan maipapanalo kung mag-isa ka lang. Hindi pwedeng lumalaban ka tapos siya sinukuan ka na. Number 10, hindi lahat na nagmamahal ay lumalaban. Madalas ang iba ay nagpapaubaya para makita nilang maging masaya ang taong mahal nila. Number 11, siguro minsan talaga pinipili nating manatili kahit pinagtatabuyan na tayo. Kasi it will be the last moments. Ito na yung huli. At sa susunod, wala na. Never na kayong mag-uusap ulit. Parang bula na lang na maglalaho. Naalala mo yung ex mo, no? Alam mo, at the end of the day, mas mainam talaga minsan na palagi nating pinipili muna ang ating mga sarili bago ang ibang tao. Mahalin mo muna ang sarili mo bago ang ibang tao. Ika nga nila. Great love comes great loss. Na kahit may ibang tao sa paligid mo, hindi pa rin sila sapat para palitan sa puso mo ang taong inikutan ng buhay mo at dahilan ng pagkadurog at pagkabuo ng iyong pagkatao. Tandaan mo yan. God bless. Tandaan mo to, boss. Ang mga babae, kapag gusto ka niyan, gusto ka talaga niyan. At hinding-hindi iyan magpapatukso sa ibang mga lalaki. Kahit napakarami pang pumila
kung magkagusto sa kanila. Kapag gusto ka niyan, hindi yan titingin sa iba. Diba girls? Tandaan mo yan. God bless.